nagpapasalamat kami kahit papano nakahabol yung pagbabalik ng basar. Sana po tuloy-tuloy na. Sana wala ng mga pasaway para dire-diretso na uli yung balik ng sigla ng sapatos namin. Laking tuwa ng ilang negosyante sa Marikina City matapos payagan na rin ang muling pagbubukas sa mga bazar sa lungsod. Anila, marami sa kanila ang tumigil sa negosyo at nawala ng pagkakakitaan dahil sa mga restriksyon bunsod ng pandemya. Ngunit sa gitna ng panibagong banta dulot ng Omicron variant, nangangamba rin sila na ipasara na naman ang kanilang mga tindahan. Siyempre, medyo nangangamba, kaya nga sana nga lahat po sumunod na lang kung ano yung mga sinasabi, mga health protocol, sumunod na lang tayo para yung kung ano man yung mga dumadating na pagbabanta, maiwasan pa rin natin. Yun lang, nangangamba din kami sir, pero fully vaccinated naman kami lahat dito and sana mag-aware din yung mga tao na mag-physical distancing din po. Upang malabanan ang banta ng COVID-19 infection kasabay ng kanilang operasyon, mahigpit na nakabantay ang mga tauhan ng lokal na pulisya sa bazar sa lungsod. Nagpapaalala ang mga ito sa mga mamimili na panatilihin ang pagsusuot ng face mask at social distancing. Mayroon ring isang metrong distansya ang bawat stall upang maiwasan ang kumpulan ng mga mamimili. Sa Valenzuela City naman, nagbukas na rin ang holiday bazaar ngunit limitado lang ito sa dry goods. Hindi muna pinahihintulutan ng food fiesta upang maiwasan ang pagkukumpulan ng mga kakain. Upang matulungan na makabawi ang ilang mga negosyante, nauna na rin binuksan ng Manila City Government ang bazaar sa Mehan Garden. Ayon kay Presidential Advisor for Entrepreneurship Joey Concepcion, isang paraan ito upang makabawi ang mga negosyante sa mga lugi. Umaasa ang pribadong sektor na magpapatuloy ang mga ganitong negosyo hanggang sa susunod na taon. Malaking tulong rin yan sa mga negosyante no, na bukas na rin ang ibang formats ng marketplace katulad ng mga bazaars. No. At nakikita natin naman yung level of infection natin dito talagang bumabagsak. Sa susunod na linggo ay nakatakda namang makipagpulong ang mga pribadong sektor at ilang kaukulang ahensya ng pamahalaan. Ito ay upang pag-usapan ng ilang hakbang upang mapanatili na mababa ang mga kaso ng COVID-19 at magtuloy-tuloy ang pagbangon ng ekonomiya ng bansa. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.